Nailipat na ng National Bureau of Investigation sa Senado ang kustudiya ni Sheila Guo. Nakatakda siyang humarap sa pagdinig hinggil sa illegal na pogo. Si Rod Lagusad sa detalye. Nakaposas ng inilipat sa kustudiya ng Senado si Sheila Guo, ang pinaniniwalaang kapatid ni dating Banban Mayor Alice Guo. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang dumating si Guo sa Senado mula sa National Bureau of Investigation. Pagbaba nito sa sasakyan ay agad siyang dinala sa loob ng Senate Detention Facility. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Roberto Ancan, bago ang turnover ay nagkaroon na ng koordinasyon sa Department of Justice at NBI. Pagkadating ni Guo ay sinilalim siya sa medical checkup at nagsagawa din ng inventory sa kanyang mga gamit. The process is from the NBI, nireceive namin dito, but personal belongings and other things, i-check pa namin kung tama yung inventory and yung physical condition niya as what the doctor had said, okay naman siya. But we have also to check with our medical. Sa tanong kung hanggang kailan si Guo mananatili sa kustodiya ng Senado, ayon kay Senate President Francis Escudero, makakaalis lang mula sa detention si Guo kapag ito ay inirekomenda na ng komite at pirmado na niya ang kanyang release order. Pagdating naman sa paggamit ng cellphone, maaaring magamit ni Guo ang cellphone ng Senado para makontak ang kanyang legal counsel. Bumisita naman ang abogado nito na si Attorney Stephen David na siya ring abogado ni Alice Guo. Ang masasabi ko, ready siya. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Kasi sa base sa kanya, mga sinabi sa akin, yung katotohanan, yun na magpapalaya sa kanya. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siyang tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niya i-invoke yung on certain questions, yung right against self-incrimination. Ayon kay David, huling niyang nakausap noong nakaraang Webes si Alice Guo. Nagsabi pa niya ito na handa na siyang sumuko matapos mahuli si Sheila Guo at Cassandra Ong. Dagdag pa niya, natatakot si Alice Guo sa kanyang seguridad. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.